Hello guys, welcome back to my channel. Today, day 22 ng ating house renovation at ngayon wala naman silang masyado ginagawa. Ayan, so tinanggal lang nila yung mga forma nitong mga poste. Tuyo na yung simento at naggawas na rin tayo ng mga tao dati ito ngayon. Apat na lang sila. Ito guys, yung dating pader ng bahay. Ayan, napapansin nyo naman. So, ang manipis lang yung bakal na ginamit dito. Ayan, so kumbaga pag nagkahon ng earthquake, kaya madaling magiba yung mga pader, yung maliliit lang na bahay, kasi maliliit lang yung mga bakal na ginagamit gaya po nito. Napakanipis lang po ng ginamit. Ayan, yung mga natitira na yan, ang mga bakal na yan, gagawin natin na kalakal po yan. So, pwede natin mapakinabangan pa yan. Yan yung dating mga nakalagay sa mga ginamit sa pader. So, manilipis lang po siya. So, ayan guys. Sobrang nipis lang ng bakal. Kaya, wala siyang tibay. Kaya, hindi siya pwedeng gamitin pa uli. Dahil sa nipis lang ng bakal na ginamit sa pader. So, lahat ng poste guys ay tuyo na. Ayan, natapos namin. Buhusan lahat ng 12 poste. At ayan yung mga kahoy na yan. Yan yung mga nanggaling doon sa ginawang forma, panggatong namin yan. Ayan, ibang kahoy dito. Ito po, dito sa bintana namin tinambak. Ayan, gagamitin pa namin uli yan sa susunod, pagpuposte sa taas for the second floor. Ayan po, so sa ngayon, ihinto muna yung trabaho. Ayan, kaya tinambak muna namin lahat ng mga kahoy na pwede pang magamit. Ayan guys, dito yan sa may bintana. So, ito yung mga forma na tinanggal muna nila ngayon. Medyo buo pa naman siya. So, magagamit pa siya for continuation para sa second floor naman yan. So, tuyo na yung mga flooring natin. So, wala na siyang tubig. Talagang dry na talaga. Hindi na rin tumatagos yung tubig sa simento, kasi talagang nasimentohan na siya ng maayos, kaya dry na yung tinatapakan natin. Yun nga lang, medyo maalikabok nga lang siya dahil sa medyo mainit pati ang panahon. Ito, hindi muna namin tinanggal yung ibang mga bubong. Ito yung dating aming kwarto. Ayan. So, hindi muna namin to ginigiba. Kasi dyan pa nagluluto. Tapos din natutulog yung isa kong tatay. Kaya yan, medyo hindi muna namin tinanggal yung yero na yan. Kaya, yan pwede pa namin magamit. Ayan, so marami kaming pwedeng magikalakal. So, ayan, tatakpan muna natin yung mga kahoy doon dahil sa darating na tag-ulan, siguradong maglulumay yung mga kahoy, kaya kailangan natin takpan. Tapos may isa na ito.
Guys, gamit tayo ng ipong kalakal. Ayan, yung mga bakal na hindi na ginagamit. So, ipapakilo natin ito halos. Isang sako na siya, kapakabigat niya. Masayang din ito. Mapagkakagutaan din natin ito. Kasama natin yan. Ayan.